may open. Open? Kakatapos lang namin ni Natnat maligo. Si Natalie, kapag naliligo ako, gusto niya siya din maliligo. Kapag pinaligoan mo, ayaw naman umahon sa tubig. Oh. Oh, doon ka na, nagbibitis ni Mama. Hello, beautiful people and viewers. Today is April 30, Thursday. Kakaalis lang ni Jan kasama yung mama niya kasi ihahatid niya si mother-in-law sa nursing home. Doon na siya tutuloy for good. Dahil nitong mga nakaraang buwan, habang tumatagal na papansin namin, pahirap ng pahirap yung kanyang kondisyon. Kung saan yung tipong hindi na namin siya masaway, hindi na siya nakikinig, masyado na siyang inetado, nagiging selbahe siya, namamalo na siya. Ngayon, napag-isipan namin ni Jan na ilagay na siya sa nursing home. So, maliwanag naman. I never asked for this. Sobra naman liwanag. Minsan gusto ko ng liwanag. Minsan naman sumuso. Ganda na sana eh. Liwanag ang puto. Hindi ko maiwasan tingnan yung sarili ko sa camera. Para liwanag. Hihintayin ko pa matapos to. Hintayin ko pa mag-adjust yung liwanag. Habang tumatagal, mas lumiliwanag siya. Nakakahirap. Ang hirap maging YouTuber kasi nakakailan take na ako. Nakakailan take na ako. Sa tuwing seryoso na yung sinasabi ko, yung liwanag nagpa-pop up. Tingnan niyo naman. Mukha ko siopaw. Naiiyak talaga. I'm crying like a river. Oh my God. Ayun na nga. Ang gaya nga lang sabi ko, naisipan na namin siya ilagay sa nursing home kasi nga hindi na siya mapagsabihan. And then, mas nahihirapan ako kasi dahil meron akong alagang 2 years old and then at the same time, kailangan ko rin siyang tignan. Kailangan kong alagaan yung biyanan ko nang mas higit pa kay Natnat kasi yung biyanan ko lumalabas ng bahay, palakad-lakad, naghihintay sa bus, may mga time na kakalimutan niyang i-turn off yung stove, muntik niya na masunog yung bahay sa kabila, may mga time na muntik niya na mainom yung pine sol. Yung pine sol namin, lemon siya. So kapag inamoy mo, amoy lemon. Siguro na pagkamalan niyang lemon juice, kaya parang gusto niyang inumin, yun, hindi naman niya nainom, muntik lang talaga niya mainom yung pine sol. Yung pine sol, siya yung panlinis ng sahig, pang lampaso. Ngayon, sa tuwing tulog kami, kung ano-ano yung mga kinakain niya. Ngayon, kapag nagkakaroon siya ng diarrhea, syempre hindi kayang linisin ng kapatid niya kasi yung kapatid niya 86 years old na. Ang kaya lang maglinis at tumingin sa kanya, ako lang talaga kasi ako lang yung pinakabata dito. Ngayon yung asawa ko, kaya naman niyang linisan kaso wala siyang time para maglinis at tignan ng mama niya kasi nga 16 hours siya nagtatrabaho as a truck driver and then sa office at the same time. Halos parang inuubos na ni Jan yung oras niya dun sa work kumpara dito sa bahay kasi uuwi lang yan matutulog. Pagkagising niya, ligo, diretso na sa trabaho, hindi na kaya kumakain dito. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit hindi niya natitignan yung mama niya. Ngayon, kapag kailangan ko linisan yung pupo, yung maglampaso, gigising ako. Gigisingin ako ng asawa ko. Ngayon, mauudlot yung tulog ko. Hindi na ako makakabalik ng tulog kasi pagkatapos kong maglinis, yun yung time na gigising si Natnat. Kasi ang kailangan ko as a mother, kapag tulog si Natnat, kailangan tulog din ako. Kasi yun lang yung time na pwede akong magpahinga para sa sarili ko. Nang sa ganun, hindi ako mapuya. So, totoo lang, ang hirap. Ang hirap, minsan naiiyak na akong mag-alaga talaga kasi nga mas mahirap siyang alagaan kumpara talaga kay Natnat. Hindi na ako nakakain sa isang araw ng 3 beses, isa na lang sa isang araw. Most of the time puyat ako, pagod. Kaya buti na nga lang hindi ako nagkakasakit talaga. Nagkakaroon lang ako ng allergies pero hindi ako nagkakasakit, lagnat, mga ganun. Kaya yun na yung time na naisipan na namin ilagay siya sa nursing home.
tubig yung supply. Labag man sa kalooban ni Jan na ilagay yung mama niya sa nursing home, kaso nga lang wala talaga kaming choice. Kasi doon, sa nursing home, matitignan siya ng maayos. Maalagaan siya 24/7, nang mas higit pa dito sa bahay. May mga activities, hindi siya maboboring. May mga kaibigan siya na pwedeng makausap. Makakain siya 3 times a day, makakaligo siya every day. Magagamot siya, makakainom siya ng mga gamot-gamot every day. Unlike dito, nagagawa naman namin, kaso nga lang, madalas nakakalimutan ko. Kasi ako nga nakakalimutan ko na din kumain eh. Kasi nga sobrang pagod ko talaga mag-alaga kay Natnat tsaka sa kanya. Lalo na, nitong mga nakaraang araw naglilipat kami ng bahay, diba? Kaya todo-todo talaga yung pagod namin. Bibisitahin na lang namin doon yung biyanan ko kapag pwede na, kapag okay na lahat. Sana maging okay siya doon. Kasi alam ko, mamimiss niya rin si Jan. Kasi minsan kilala niya si Jan, minsan hindi. Pumunta kami kahapon ni Jan sa may Lowe's para bumili ng garage door opener at ng storm doors. Sabi ko kasi kay Jan, gusto ko dito sa bahay meron tayong storm doors. At sa ganun, hindi lang tayo sa storm safe, kundi sa strangers. Kasi yung dati naming bahay, meron kaming storm doors. Hindi lang isa yung pintuan namin sa may front porch, kundi dalawa. Isang kahoy, isang glass door. Ngayon, dito sa bagong bahay namin, isa lang yung pintuan namin kahoy. Tapos yung dalawang locker, napakaluwag niyang buksan. As in. So ngayon, kapag natutulog ako, piling ko hindi ako safe kasi nga, napakaluwag niya. Inaalala ko, baka mamaya may magbukas ng pinto, tapos hindi ko pa alam. Kasi nga wala kaming storm doors. Kasi yung storm doors, guys, kapag binubuksan yun, napakaingay. Kapag natutulog ako, parang hindi ako safe kasi napakaluwag ng dalawang locker. Kaya sabi ko kay Jan, gusto ko dito sa bahay meron tayong storm doors na sa ganun, hindi lang tayo sa storm safe, kundi sa strangers din. For example, kapag merong gustong mag-doorbell sa bahay namin o kaya kumatok, bubuksan mo lang yung pinaka-main door, yung kahoy. Tapos makikita mo na kung sino yung kumakatok sa labas. Hindi pa rin siya makakapasok kasi yung glass door, which is yung storm door, nakalock pa rin. Diba kasi ngayon pintuan mo dalawa, isang kahoy, isang glass. Kumbaga yun yung magiging protection mo sa strangers para hindi makapasok sa bahay. Unlike kapag isa lang yung pintuan mo, which is yung pinaka-main door, delikado siya. Kasi yung pintuan namin, wala siyang parang camera na butas. Sisilipin mo kung sino yung kumakatok. Sa mga hotel, kagaya sa hotel, di ba kapag merong nag-doorbell sa pintuan mo, sisilipin mo muna kung sino yung kumakatok. Wala kami nun. Kaya gusto namin, meron kaming storm doors. Nang sa ganun, safe kami sa strangers. Ang ginawa lang namin, pinituran lang muna namin siya sa may Lowe's, yung storm doors na gusto namin. Meron na kami nahanap, pero pinituran lang muna namin. And then, ipapasa namin siya sa may HOA. Nasa ganun makakuha kami ng approval kung pwede ba siyang ikabit dito sa bahay o hindi. Kasi dito sa may subdivision na nilipatan namin, sobrang strict nila. So, lahat ng ikakabit namin sa bahay, kailangan ipaalam muna namin sa HOA bago namin ikabit. Ngayon, kapag hindi sila pumayag, and then, hindi. Ganun. Ganun sila ka-stick. Tapos, bumili kami ng garage door opener kasi yung garahe namin ngayon, manual. Kapag binubuksan mo siya, sobrang bigat niya. Unlike dun sa dati naming bahay, yung garahe namin, automatic, electric siya. Kapag pinindot mo yung button, kusa siyang bumubukas. Unlike dito, manual. Kaya bumili kami ng garage door opener sa may Lowe's. And then, nakabit na rin yung aming ceiling fan, Wi-Fi, and then yung aming dish. Nakakanood na kami ng TV. At yung aming, meron na kaming bagong washing machine. Yung washing machine namin, I super love my washing machine. Super high-tech niya. As in, super bonggang-bonggang high-tech. Hindi ko siya maintindihan gamitin. Pinaka-favorite ko yung dryer kasi meron siyang steamer.
hindi na kailangan ng plancha kasi meron siyang steamer. Ngayon, nahirap na ako sa washing machine. Diyos ko, naiyak-iyak pa ako kahapon. Kasi nga, ang hirap intindihin kasi sobrang high-tech. Binili ni John. And then sa Saturday, next Saturday night, ikakabit naman yung CCTV. Ayan, di ba safe na safe tayo? Kasi meron tayong CCTV. Kakabit yung CCTV para sa labas at para sa loob ng bahay. Pero special yung aming CCTV. And then, bago kami umalis ng Lowe's, meron akong nakitang hook, yung sabitan ng jacket. Kasi meron akong nakitang picture sa my Pinterest. Ang ganda niya. Ano siya, decoration siya para sa tapat ng pintuan. Ang ganda, ipapakita ko sa inyo yung picture. Kaso nga lang, ang mahal ng ibang gamit para dun sa my picture. Ang nabili ko lang sa ngayon, yung sabitan ng jacket, which is $35. I'm glad na binili siya ni John para sa akin kasi gustong-gusto ko talagang gawin yung nakita ko sa Pinterest. Pinakita ko rin kay John yung decoration. Sabi niya, oh, ang ganda naman yan. Ang cute. Sige, gawin mo. Ngayon, ang kailangan ko na lang yung coat, yung message, and then yung bench. Tumingin ako sa my target kung magkano yung bench. Ang mahal niya. As in, ang mahal. Ayun, hindi ko siya afford. Bibiling ko na lang siya kapag nakabalik na ako sa trabaho nang sa ganun. Hindi na natin masyadong iasa kay John kasi marami siyang babayaran dito sa bagong bahay. Tsaka marami pa kaming kailangan dito kaysa dun sa decoration na gusto ko, diba? Ayun, ang cute lang. Excited lang ako mag-decorate ng bahay. Tapos na tayo pumunta ng CBS. Pauwi na ako. Oh my God! Ang ganda ng deal ko! I'm super happy. Diyos ko, ang mahal nung ano... Ang mahal nung mask, $2, isang piraso. Samantalang nung dati bumili ako ng mask sa kanila, $1, $5, 30 pieces. Ngayon, $2, isang piraso. Sabi ko, kala ko 50 cents lang kasi manipis lang naman yung mask. Tapos tinanong ko yung babae, magkano dito? Sabi niya, $1.99. Sabi ko, ay, itong inang mahal. Ayun, binili ko na lang, nahiya ako eh. Ang mahal niya, tapos yung bandena, ah, bandena ba yung tawag doon? Yung parang panyo na pang gangster. $2.99? Sa kula. Sa Walmart, $1 lang yan eh. Hindi ako makaget over sa ano nila. Sa face mask nila. $2 isang piraso. Tapos yung ano nila, yung makeup nila, nag-iba yung presyo. Naging $4.39 yung eyeshadow nila. Kasi dati $4.19 lang yun eh. Binago nila yung fry. Siguro dahil sa coronavirus. Ang mahal. Yung iba nagmahal. Lalo na pagdating sa makeup, nagmahal sila. Yan, naglalakad na ako kasi malapit lang yung bahay namin dito. Ito yung aking pinamili. Nakauwi na tayo galing CBS. Kumuha lang ako ng ilang shampoo doon sa my store. Nang mabilisan kasi nga sinat-nat, natutulog. Baka mamaya pag-ising niya, umiyak. Pumunta lang ako doon, kumuha ko ng mga shampoo para ipapadala ko sa Pilipinas, ilalagay ko sa balikbayan box, at yung ibang shampoo para dito sa bahay. Malapit nang mapuno yung balikbayan box ko, ang kailangan na lang toothpaste, sabon, mga ganun. Wala mga dilata, puro mga shampoo talaga siya as in. Ngayon, yung mga shampoo na binayaran ko, meron akong 8 pieces na shampoo na binili sa CBS kanina. Ang binayaran ko lang $3. Ang total ko halos $47. Without tax pa yun, $47. And then binayaran ko lang $3. Diba? Ang bongga. Nakakatawa kasi yung ibang product doon sa CBS, nagtaas ng presyo. Isa na dito, yung face mask nila. Face mask, $1.99. Diyos mio. Kala ko libre lang kasi nakalagay siya sa may front desk. Kala ko libre. Diyos ko, $2 pala siya. Ayun. So far, maganda naman yung aking nakuhang deal. Dapat, ano siya, libre. Kaso nga lang nawala yung $3 off ko na digital coupon. Kaya yun, binayaran ko $3 sa lahat. Hindi na rin naman masama. Kasi mas gugustuhin ko naman magbayad ng $3 kaysa sa $47, 'di ba? Ayun. Pakita ko sa inyo yung mga nabili ko.
Ito yung ipapadala ko sa Pilipinas. Actually, itong shampoo na to, wala namang problema dito. Kaso nga lang, hindi siya gumagana sa klase ng buhok ko. So, ibibigay ko na lang ito sa mga kapatid ko, kaya sa mama ko. Ang kailangan ko pa nito, apat or anim. Pero I believe anim. And then, ito yung pinakabago nilang shampoo sa may CBS. Ang mahal na ito, pag wala kang coupon, ang presyo niya, $15 sa dalawa. And then, kumuha ko ng conditioner para sa aking shampoo. Kasi meron akong shampoo nito pero walang conditioner. Kumuha ko ng dalawa. And then, another L-Vibe. So, meron akong 8 dito. Ang binayaran ko lang, $3. So, yun lang yung mga kaganapan ngayong araw at Linggo. Next Saturday night, I believe ikakabit naman yung CCTV para sa loob ng bahay at sa labas. And also, I think yung garage door opener. Kasi nga, diba, manual yung aming garahe. So, yun lang. And then, magkakaroon lang naman ng storm. Sana maging ligtas tayo, diba? Kailangan natin magdasal, magbasa ng Bible. Ang katilang ilong ko. Kailangan natin magbasa ng Bible kasi naging busy kami these past few days. Hindi nakalimutan ko na magbasa ng Bible sa cellphone ko. Kasi maraming Bible dito. Kaso nga lang, English sila. Hindi ko maintindihan. Sobrang malalim, mas malalim pa sa balon yung mga salita. Hindi ko talaga siya mag-gets. Kaya kailangan ko magbasa ng Bible gamit yung cellphone ko. Kasi yun lang talaga yung meron ako sa ngayon. And I hope nag-enjoy kayo sa aming vlog ngayon. Medyo napapangitan talaga ako sa vlog ko. Hindi talaga ako marunong mag-vlog. Pero I will try my best na bigyan kayo ng maayos-ayos na vlog next time. So, see you in my next one. Bye!